Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Ito'y napakatagal ko ng video ng ma-discover namin itong isang general treasure site. Merong mapa ito at meron nang nakuhang isang giveaway dito sa site na ito ng itong mga kakilala ng may-ari ng lupa na matanda. Siya yung tinatawag ko na live pointer noon, kung naalala nyo, yung kasama namin sa bundok. Malakas pa kahit 80 anyos na, mahigit. 5 years ago na ang video na ito. At dito papakita ko sa inyo yung mga legit marker. Paano ba makikita ang mga legit? Kasi kami mismo ang nilinis namin yan at nakita namin yan. Kaya dito sa setup na ito, sa setting na ito, ang karamihan ng marker ay nilalagay nila below the knee. Ibig sabihin, isang dangkal ang galing sa lupa, mababa. Hindi siya makikita sa eye level. Hindi eye level yung paglagay nila ng mga marka. Katulad nito, sa slope siya nagalagay, V na may pakpak. Ang V na may pakpak ay may distansya yan na 5 to 6 meters. According sa treasure code, 5 to 6 meters. Pero napaka-tricky ng litrang V. Kasi yung kanyang mga pakpak ay pwedeng pointer din, hindi yung matulis. Okay, 5 meters nga galing sa kanya ay lumantad itong W. Ayan. M siya tingnan pero pwedeng W. At sa itaas lang niya mismo, yan lang oh, mga 1 meter. Sa unahan lang kunti nitong W ay naroon yung malaking litrang A na merong butas sa gilid. Gaya nako, sayang. Ang may-ari kasi ng lupa na ito ay ayaw nang magpahukay siya eh. Gusto naming balikan kasi ngayon meron tayong mga magagandang gagamitan. Ito, napakalaking litrang A oh. May dot sa gilid. Ibig sabihin, yan lang sa gilid ng bato na yan, na malaki na yan. Sayang, meron pa naman tayong financer ngayon. Pwedeng hukayin natin yan, pero nako, tatlong balik ko na yata sa may-ari niyan, hindi na pumayag. Kasi alam na nila kung saan hukayin, kasi na-remap na yan noon pa. Na-remap na namin yan. Ang gagawin na lang kasi dyan, balikan yan. Ngayon ito, yung parang mountain sign, yan ay old kanji ng rock. Parang mountain siya tingnan at may arrowhead sa baba niya. Ang arrowhead ay nagturo yan doon sa baba. Mayroong bato doon na may X. Yun pala ang tinuturo niyan. Kaya ito, imposible naman na Pilipino ang gumawa ng mga marka na ito kasi ano talaga siya eh, counter-counter siya eh, counter-signs. Nagka-counter palagi siya. Iikot ka dito, iikot ka at ituturo ka doon sa isang malaking bato. Kaya napakaganda. Sayang. Ito yung treasure site na dito ko na pag-aralan karamihan ng signs. Kung ano ang mga direksyon at counter niya, anong makikita. Napakaganda. Ayan o. Diyan ko rin na nalalaman na ang mga counter signs, karamihan ay dumidistansya lang ng pinakamalayo ay nasa sa ito lang na na digging spot. Lumalayo lang siya ng pinakamalayo 10 meters. Marami kasi ang dito ang giveaway. Ang isang giveaway nakuha na daw yung 7KD sa baba yon sa May Creek. Kaya general treasure site nga ito. Sa palagay ko, tatlong giveaway, isang bunker ang narito. Grabe. Ganda talaga nito. Oh. Hanggang ngayon, ang hinayang ako eh. Kasi ayaw nang ipahukay ng may-ari. Grabe naman.
kung kami ang maghukay niyan, kasama ang financier ko ay wala na siyang gagastusin, di ba? Andin hati, 50-50. At tayo pang mag-analyze niyan, mag-detect, di ba? Ito yung X, ibig sabihin, diyan mismo, diyan lang, sa likod, sa baba, under, or sa gilid niya. Basta ito na na-portion ang, ito na yung X eh, target na yan. Kung plus yan, kung plus, ibig sabihin, dumidistansya pa. Pero kapag X, target na yan. So, pwedeng treasure under the X, or dyan lang talaga yan, malapit lang. Ganda, backhoe lang ang katapat dito eh. Kasi nakuha na kasi yung 7KD, 1980s nang makuha yun. So ibig sabihin may mga kasama talaga to, lalo na ang mga marka ay napakaligit. Lalo na yan, no? Okay, so atin i-analyze ito sa ating drawings. Okay, so ito yung aking ginawang ilustrasyon sa posisyon ng mga bato na narito sa hotspot or digging spot ng treasures. Of course, hindi naman yan lalayo talaga dito kasi ito na, paikot-ikot lang tong mga signs niya. So, ang kanina ng yung pagpasok ko dyan na lugar ay dito kasi ako napadaan. Ito, kaya nadaanan ko itong B. Ang V ay actually dito ito nakaharap eh, nagaganyan. And then, nakaturo siya dyan. Nakakonect ito sa itong kanyang mahaba, nakakonect yan sa M na mahaba rin na parte. Okay, kaya paikot-ikot siya, pero i-trace natin ha, yung sa pag-remap ko noon nito. So, dito ako nag-umpisa kasi dito ako napadaan. Ang marka ay mababa sa tuhod. So, isang dangka lang galing sa lupa. At nasa gilid niya ng bato, hindi makikita. Nakatago talaga yan. Okay, so naghakbang-hakbang ako, 5 to 6 meters. Ito yung natagpuan ko na bato. 5 to 6 meters. Malaki yan. Kasing laki yan ng tricycle, ng auto, ng Wigo na car. At kanina, kita nyo, klarong-klaro naman yung W or M. At sa ibabaw nito ay narito ang A na may dot sa gilid niya. Ayan. At sa unahan nito, kung saan nakaharap tong matulis ng A, ay narito yung para siyang mountain, pero sinerts ko yan sa internet. Mayroong kasing kasamang ganyan eh. So, rock pa rin ang ano niya. At dahil mayroong arrowhead, nagbanghang-bang ako niyan, papunta rito sa gilid nitong malaking bato eh. Dito ako nag-stop niyan. Dito. Kaya naghinala ako na in between sa malaking bato at yung maliit ay nariyan kasi yan ang tinuro nitong yan, yung arrowhead yan. Ngayon, sa baba pa nito mismo ito mga 5 meters naman papunta rito ay narito ang hindi ganong malaking bato pero nakabaon siya. At may marka na X na man-made talaga yun. Klarong-klaro yung tool mark niya. Pero hindi ganong malaking X. Nasa 3 inches lang ang haba ng X. Okay, kaya napagtanto ko na ito lang na portion talaga nandito. At ang pangalawa ay kasi yung A. Ang A kasi ay gold bar yan eh. At merong dot. So, ibig sabihin, dito na side ng bato na ito. Sa malaking side ng bato na yan. Make that sa right side ng malaking bato na yan. Okay, kaya kung atin naman to dito naman tayo mag-umpisa na side. So, nagsabi na kagad siya na treasure on the spot kasi X target.
So hindi na tayo patuloy doon sa pagpunta kasi kung dito tayo mag-umpisa ay tapos na. Nandiyan na ang X eh. Pero dito, supported yan ito. Kung yan ang tinuturo, dito kasi yan nakaturo. O baka itong maliit na bato ay may marka pa yan na hindi ko nakita. Baka ang tinuro nitong B ay itong maliit na bato, ito. And then may marka na bato yan at itinuro ito. So dito pa lang, malaking porsyento sa analysis ko lang doon. Malaking porsyento na narito na ito na spot. Kasi tinuro siya nitong V. At sa pag-ikot natin, ito ang A, papunta ang A sa ito na sign. At ito na sign, meron siyang ganyan na nagturo. Sa tingin ko nga, itong bato na itong malaki ay sa kanyang harapan dito. Kaya yan ang dalawang ano ko. Malaking chance na nariyan. So ito yung una. Kulayan natin ng dilaw. Magandang pagpraktisan nyo ito mga ka-TH sa pag-analyze kasi legit ito eh. Gawa talaga yan ng hapon. So ito yung aking numero 1. Ang aking numero 2, ang number 2 ko ay ito na portion. In between sa dalawang bato, itong malaki at saka maliit. Ngayon ang pangatlo ko ay ito, sa gilid ra mismo ng bato. Gilid lang ng bato ito dito. Kasi nariyan yung A, napakalaging A yan, na may dot na kaganyan. So ibig sabihin, sa kanang side niya, sa kanang side ng bato. Okay, kung kayo ang mag-analyze dyan mga katiyat, alam ko naman na marunong din kayo. So ano sa palagay nyo, magkapareho kaya tayo ng analysis? Kung magkapareho tayo, ibig sabihin ay nariyan talaga. At kung mayaman lang tayo, meron tayong ekwipo, lahat ng ito, hukayin na natin itong isang ganito, di ba? Ibuldos na natin yan, i-backhoe. Kasi nariyan lang talaga yan, kasi paikot-ikot ang marker. So yan, nakakita na kayo ng totoong treasure site na may mga totoong legit marker sa matitigas na bato ito ha. Hindi ito yung bato na limestone na kung ano-anong purma ang nariyan. Kasi ang limestone ay inuukit yan ng kalikasan. Ang limestone ay malambot. Sa palaging pag-ulan, ay gumagawa yan ng mga purma na mga mukha ng tao, X, letter Y, ganyan na mga ano, mga butas, mga bilog. Ang hindi magawa ng kalikasan ay itong pinakita ko sa inyo ngayon na marker. Kasi klarong-klaro na ginawa sa metal tools. Kasi napakatigas ng bato na yan eh. Sinubukan ko nga na gagawa ng sign dyan na gamit ang pako. Nababali ko ang pako. Matigas talaga siya. Kaya maglast ng 100 years ang mga marka na yan, hindi yan mabubura. Kahit pa siguro 1,000 of years, nandyan pa yan. Kaya talagang Inchik ay isa sa kopi ng Pilipinas eh. Kasi alam nila na narito pa rin ang Yamashita Treasures, nakatago. Pati na yung mga ginto ng China noon sa Manchuria, sa China, dinala dito sa Pilipinas. Kaya alam nila maraming ginto dito ang Yamashita, ang mga Hapon. Okay, so yan lang mga katiyats, ang aking analysis. At kung sa tingin nyo, pagkapareho tayo, napakaganda. Kasi kuha nyo mismo ang aking pag-analyze. At pwede na kayong makakuha rin ng mga nakabaon sa ganitong mga posisyon at ganitong mga klaseng marker ng bato. Okay, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. God bless us all.